So, nandito po ang ating mga magigiting na mga konsehal ng bayan na nakahanda pong makinig sa inyong mga sasabihin sa pamumuno po ng chairman ng committee sa market ng ating kagalang-galang konsehal Tunying Ubaldo. Palakpakan po natin. Konsehal Carlo Dizon, palakpakan po natin. Konsehal Kent Natividad. Ang magiting na konsehal na chairman ng committee sa agriculture, Konsehal Danny Estabillo. Ang inyo pong lingkod sa kanyang huling pagiging presiding officer isang komite. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ako ni Berlillo Galarin Pabros. So, nandun din po ang ating, pumasok po kayo, Madam Maria, ang ating pong tourism officer at chairman pong pangulo ng ating pisteho. So tayo po ay magdaraos ng pistahan. Anong pitcha, check? Si chairwoman na po. Okay. So, ganito po ha. Ilalatag po ng ating chairwoman, ng ating pangulo ng affair ng ating kapistahan, Madam Rhea, kung kailan magsisimula, kailan magtatapos. Tignan po natin kung ano kanyang mga suggestions. Makinig po tayo at saka po tayo mag-react mamaya. Salamat po. Our 159th founding anniversary at 23rd Dragon Sunday in the festival po ay mag-start sa February 19, 2024 hanggang sa March 24, 2024 po. February 19. Ang mismong founding anniversary po ng ating bayan ay February 20. Mag-start lang po yung activities ng February 19. Ilang araw po to? Thirteen po. 13, 1-3 po. Ngayon ko lang po nabasa kasi itong petition letter po nila. Ang concern po nila dito yung maagang pagbubukas po ng Maradillo. Opo. Okay. Kaya lang po. Paki-continue na lang po muna yung mga event. Okay. Kami na po doon sa sulat nila para makita namin kung talaga may po-complete doon sa reklamo nila yung iginawa niyo pong programa sa pista po natin. Yan lang po muna sa edit. Mamaya po tayo tumakuto sa liham nila. Kami na po magtatanong sa kanila kung ba't yung liham na. Yung pong pyesa muna, ilatag niyo po muna. Ano po ba talaga yung dates? Ano po ba? May designation po ba talaga to? Or say po ba talaga na nag-ayos ang mga programa na yan? Yun na lang po muna, Ma'am Maria. At bilang, kayo po yung chair, kayo po ang pangulo ng pyesa. Di po ba sa inyo po? Sino po yung mga committee niyan? Okay po. Noted po, Consehal. Yung first activity po, ang February 19 ay trade fair po. Nagkakanipin po sa Municipal Plaza. Ang mag-handle po nito ay yung Gimba Negosyo Center po. February 20 ay yung Who's Who in Gimba, kung saan po natin pinaparangalan yung mga awardees po natin. Sa e-library naman po ginaganap ito. Ang dumadaan po ito sa Gimba Culture, History and the Arts Council, yun pong mga nominees po natin para dito. December pa lang po,
tumatanggap na po sila ng mga nominations, sinasubmit po sa council yung resume po ng mga nominees. February 21 po ay job fair sa Umali Gym daw po. Ang event chairwoman po ay si Ma'am Honey Grace Misarte, ang ating PESO officer. February 23, modern dance competition under po sa Lido and SK sa Municipal Plaza po. February 20, Miss 13 Bimba under po kay Sir Fernando Guzman and Sir Jenner Fernandez sa Municipal Plaza po. March 1, Kulturang Pagtatanghal under po sa akin sa Municipal Auditorium. March 2, Miss Gay under po kay Miss Larkin de Guzman, Municipal Plaza. March 8, Folk Dance Competition under po sa MSWDO, Municipal Auditorium. March 13, Bingo under po kay Ma'am Luningning Lardi Zabal and sa Mayor's Office po sa Municipal Plaza. March 15, Ragragsak Gigs under po sa akin and sa BAC sa Municipal Plaza. March 22, Binibining Gimba under po kay Sir Tony Asuncion sa Municipal Plaza. March 23, Barangay Night under po sa ABC President sa Municipal Plaza. March 24, Grand Parade under po kay HRMO Romel Lizarondo, Major Road along Poblacion. Ang Executive Committee po, Honorary Chairman Dr. Jesulito Galapon, Municipal Mayor, Honorary Vice Chairman, Municipal Vice Mayor Darlene Jean Antoinette Beltran. Ako po yung inassign ni Mayor na founding anniversary overall chairman. Ang Vice Chairman po ay si Sir Romel Lizarondo. Committee on Finance, Ma'am Ludivina Lozano. Committee Chair on Budget and Appropriation, Sir Eli Ramos. Auditor, King Philip David. Secretary, Sir Alvin Padre. Sir SJ po sa Public Information at si Sir Nimrod Manlulu po sa lead wall coverage po. Ground and Zoning, Amusement at Baratillo, ang ating pong MPDO, Sir Florante Serrano. Sa Physical Arrangement and Stage Preparations and Electricals po, si Engineer Rodolfo Galupe Jr. Food and Refreshments, Lights and Sounds, Band Starpolins, Sir Glenn Jess Sarte. Awards, Souvenir Program and Solicitation, Sir Alvin Padre. Risk Management, Sir Homer Santiago, ang ating MDRRM. Health Emergencies, Dr. Tadeo. Security, Peace and Order, Police Lieutenant Colonel Reynold Macabitas and First Lieutenant Ralph Andy Ranario of the Army. Plaza Security and Parking, Sir Marcelito Velasco. Trade Fair, Sir Lester Rabanal of DTI. Yun. Thank you po. Okay. Madam Rhea, staff, paki print nyo nga yan at bigyan nyo mga gagawad. Ina-acknowledge po natin ang pagdating po ng ating MPDO. Si Sir Paul Serrano Oyang. At nandito rin po ang dati nating matagal na nagsilbi ng bayan sa ating bayan, Ocial Judy de la Cruz, nandito rin po. So, magsisimula tayo, Madam Rhea, February 19. So, sa tingin nyo, kailan dapat mag... Kung February 19, dahil naglagay na ng mga pwesto dyan, November pa lang, napakaaga pala, no, Madam Rhea? Yes, sir. Hindi, huwag muna natin ganun kung sino nagutos, kung bakit. Ang tanong ko lang, napakaaga, ano? Yung delivery po kasi, sa mga nakaraan po, at least 1 month before po, the
at least 1 month before ng piyesta. So pwede pala tayo magsimula ng Disyembre. Mag-Disyembre na rin pala, no? Ayun, naririnig ko na yung magbubulong-bulongan, January. So halos pala lahat ng activities natin next year. Next year. Ang meron lang po naman tayo dito for this year po ay patronal fees on December 27. Kung magsisimula ba tayo ng December, ano ba kasi mangyayari? Ano ba ang epekto sa bayan natin? Sapagkat kung maaga tayo maglalagay ng mga pwesto dyan, maaga tayo magpapaupa, may income tayo. Ano ba ang dahilan? At kung sakaling December tayo maglalagay ng mga pwesto, sinasabi ko lang ha, magpapamaratilyo, ano ba ang dahilan? At ayaw nyo bang madagdagan yung income ng munisipyo natin habang maaga pa? Oh, ngayon, pwede na tayong siguro bago magsalita ng ating mga konsyal. Ang sabi ko, magsisimula ng February 19 ang piyesta. Ngayon, maaga tayo maglalagay ng mga baratilyo dyan sa mga pwesto kung saan man. Wala pa ka tayong na-designate. Pag-usapan pa na sanggunian ng bayan. Bakit sa tingin niyo hindi maganda na magsimula ng December? O December 15 o ano man? Pangulo. Yan, isang magandang umaga pong muli sa ating kagalang-galang na chairman at sa lahat po ng konsela na dito. At sa lahat po. Sa tingin ko po, ang isang pinakamalaking epekto po nito, hindi naman po tutol. Ako po'y naniniwala na ang isang mamamayan ng Gimba ay hindi tutol para sa pagtaas po ng sinasabing income or pagdagdag ng income para sa bayan. At naniniwala naman ako na ang pagtaas ng income para sa bayan ay mapapakinabangan din naman ng mamamayan. Kaso po, sa tanong niyo po, Consi, na kung ano yung malaking epekto, ang malaking epekto po nito ay sa ating palengke po, sa mga vendors po ng palengke, particularly po sa dry market. Dahil alam naman po natin na ang baratilyo, karamihan po ng itinitinda dyan ay karamihan po talaga sa dry market. Ano po? So napakalaking epekto po nito. Una po, darating po ang January. Paano po ba ang January sa mga vendors po sa dry market? Ito po ay pagsasaayos ng business permit. So kung ang December po nila ay maapektuhan at yun po yung isang talagang taon-taon po yung inaasahan at talagang hinihintay po. Hinihintay po ang Disyembre. Sapagkat ito, alam naman po natin na pagdating ng Disyembre, ito po ay kabilihan. At napakarami pong event na ginagawa sa school at kung saan-saan pa. Kabilihan po ito. At ang isang ang palengke po, ito po talaga yung inaasahan. Sa mga panahon, buwan na nagtsaga po sila na lugi or talagang asin wala pong benta. Ito pong Disyembre po, yung inaasahan po ng mga vendors para makakop up po dun sa bayarin na darating sa January. Kaya kung ito po'y maapektuhan, napakalaki pong, sabi nyo nga po, laki po ng apekto nito sa palengke po talaga. Vendors po ng palengke. Kaya yun po. Okay, salamat Pangulo. Sa ating mga konsyal, so narinig natin yung pag sinasabi, ang ibig sabihin namin, ang ibig sabihin nito Pangulo, yung mga sinasabi mo na yan, yan ay damdamin na ng pangkalahatan. Sapagkat siguro, bago kayo pumunta rito, ay nag-uusap-usap naman kayo. Ito ang ating paninindigan. So, nandito ang ating magagalang-galang na konsyal, lalong-lalong yung chairman ng market, Konsyal Tunying Ubaldo. So ito po, inilalapit nila sa atin ng pamunuan ng Gimba Market Vendors Association. Sa tingin nyo naman, pakinggan muna natin si Chairman. Sige, Mr. Ken,
Siguro, bukod dun sa kay Pangulo, kasi ang market, binubuo ng section by section yan. Mas makakapagpaliwanag kung bakit makakaapekto ang mga nagtatayo dyan dun sa dry market. Di po ba? Alam ko, meron kayong mga leader dito, katulad sa Damitan, yung sa mga tinda ng mga cellphone. Yan ang unang-unang tatamaan. Si Pangulo naman kasi sa dry market to eh. Sa wet market to eh. Kaya hindi niya maibuga kung ano yung tamang epekto nung mga tumatayo. Although na nalalaman mo lang kasi sa idea sa unlobby ng Pangulo. Pwede po bang hingan naman yung isa sa mga, alam po, bilang yung talagang nando sa dry market na talagang posibilidad na tatamaan po nung sinasabi niya na to. Pwede po ba? Dito po. Ayan po. Magandang umaga po sa inyo lahat, sa ating mga butihin na mga konsyal, sa ating presiding officer, sa ating imperyo, at sa lahat ng nandito. Ako po ay presidente po ng Muslim. Nasa 30 plus po kami mahigit nang bumubuhay sa 100 na tao. Opo. Kami po ay nandito po sa Gimba upang hanap buhay lang ang hangad namin dito. At nanatili po kami dito sa Gimba kasi alam namin yung municipal government, katulad ng mga taong Gimba, ay mababait po sila. Kaya po nandito kami, nanatili kami, at nakikipag-ugnayan po kami doon sa kapayapaan ng ating gobyerno. Matagal na po kami nagtitinda dyan. Pero noong dumating po nung pandemic, ay actually po nalugi na po kami. Yung mga ibang kasama namin ay umuwi sila ng Mindanao dahil po naubos po yung mga puhunan nila dahil doon po sa pandemic. At hanggang ngayon po ay hindi po kami nakabawi sa aming mga puhunan. At ito pong darating na December ay inaasahan po namin baka po makakabawi kami dito sa December na ito. At pangalawa po, kami po ay legitimate na residente po dito sa Gimba. More than 400 po kami actual na tao dito sa Gimba. Kami po mga Muslim. Pangatlo po ay itong darating na January ay magpipermit na po kami lahat. Ipapaano kami magpipermit kung wala kaming kinikita ito yung December na to. Pero hindi naman kami tutol doon sa income ng ating municipal government. Ang gusto po namin ay para po kumita kami at maayos po yung pamumuhay namin dito, ay dito po binigyan niyo kami ng pansin upang yung mga hinahanayan namin ay may parating namin sa inyo. Ako po ay magpapasalamat po sa inyo lahat, lalo na sa ating butin mayor. Ganun po ang aking kwan. Maraming salamat po. Yung tanong ni Consul Toñino Baldo, ano, kung yung dry market maapektuhan dahil maglalagay ng mga baratil dyan, mga pwesto dyan, eh kayo hindi pa pwede pumesto dyan sa itindesignate namin na lugar, madodoble na. Sa tingin nyo, kailan dapat nga mag-umpisa yung baratilyo sa Gimba? Tumbukin na natin para hindi na tayo magtagal. Opo, yung mga kapatiran ko po, ang gusto namin po, nais po namin ni-request sa inyo, baka po mag-umpisa tayo sa December 30. Hindi, imumove po natin yung November 30, baka pwede naman po nabigyan nyo ng pansin na maaprobahan yung December 30. Doon na po para mapakinabangan namin po itong December na ito. Maraming salamat. December 30. Rhea, Madam Rhea, may counter proposal sila. Sa ating mga konsyal, pwede po kayong mag-react anytime ha. Wala pong limit sa inyo. So, nag-counter proposal sila na December 30, parang January na rin yun. December 30 raw, mag-o-opening ang baratilyo talaga. Ano bang masasabi nyo sa munisipyo? Kasi babalansahin namin eh.
Wala namang maapekto ang programa, ano? Wala lang po, kasi kung so ang ibig sabihin, yung mga naka-schedule na programa natin, kung sakali mang mag-request sila na December 30, ito pong pinag-usapan natin na ito, i-hire pa namin sa plenaryo ito sa November 28. Pero more or less, baka ito na rin ang siyang kalalabasan. Kasi nandito yung mga hindi naman matitibay naman lahat ng kutsyal eh. So December 30. Kung okay din sa kanila. Yung nga ang proposal nila, di okay talaga. Pangulo, January ka ba? Lahat po kami January po. January. Eh yung December 30 kasi tulad January. Mamelon. Ayan, may ito, ganito. Ano po? Maliwanag, Pangulo, yung sinabi ka niya December. Ikaw naman sinasabi yung January. Kaliwanag yung sinabi ni Ingo eh, December. Tapos sasabi mo lahat kayo January. Parang doon palang mali na agad sinasabi mo yan. Aliwanag eh, December. Tapos nung nagsalita ka, January, lahat daw kayo yung sinasabi. Yes po, January po. Eh, mali yung sinabi mo karoon. January po talaga yung opening po na pinag-usapan po. Oo, kaya ka. Ka. Ganito ha, kasi maraming pwesto yan eh. Hindi naman sabay-sabay yan eh, di ba? Kung baka sa ano, magtatayo yan, dalawang araw, mga ganon. Siguro, official eh. Eh parang, kwan na, parang hindi magulog, first week of January. Sige, at Mara, hindi mapakali itong Pangulo na Pisteo. Kasi po sinabi natin December 30, January na rin actually ako tutusin. Pero kaya lang nililiwanan ni Consel Tonyo Ubaldo. Kasi dalawang klase yung nakaka-permisyo. Una po yung mga nagtitinda. Pero yung barat, yung rides. Hindi naman, may rides po ba kayo? Wala. Di mo ba? Nakakatulong pa nga rides. Kasi pagka naman siya sila sa doon, direkto sa inyo sa palengke. Di ba? Tama yung kayo, Ma'am Rhea. Magkaiba yung sinasabing pagkatalaga ng rides at saka ng baratilyo. Kung talagang Sir Kier, kasi niliwanag ko lang po yung kay Ikon, tama po yung kay Ma'am Rhea. Kung ang pag-uusapan rides, tanong ko po sa Pangulo at sa inyo po lahat, tutol po ba kayo doon sa rides? Hello. No. Pero pagdating naman sa Baratillo, doon kayo tutol. No, yun sinasabi ko, kaya dalawang klase sir eh, paglalagay. Okay. Hello. So pinag-uusapan natin dito ay Baratillo. Rides of games. Kahit magsimula na bukas, walang problema sa inyo. Okay, maliwanag. So, pinag-uusapan natin dito ay Baratillo, yung mga magpwepwesto na magtitinda. Okay, so, yun, maliwanag, Madam Rhea, ha? Yung mga rides mo, games mo, everything,
kahit magsimula na bukas, no problem. Pero yung baratilyo, first week of January. Mr. Chair. Mr. Chair. Okay, consult na, Ken. Ako po ay may katanungan. Sa MPDO po natin, meron na po ba kayong delegate na lugar kung saan lalagay yung perya? Mamaya po natin babalikan yung ating mga kasamaan sa palengke regarding sa baratilyo. Pero tingin ko po, maayos naman yan. Kasi dapat po, hindi rin kayo nakikiusap. Sa totoo lang, dahil lehiti mong mga negosyante po kayo ng taga-Gimba, kayo dapat ang masunod. Yan ang isang pan ko po. Kayo, mga lehiti mo kayong negosyante. Dapat kayo masunod. Kasi kayo po ang nagpapaunlad sa Gimba, nagbabayad kayo ng tax. Yun lamang po. Mabalik po ako kay MPDO. Yung perya po ba, yung mga rights na ilalagay? Magandang umaga po sa ating lahat. Huwag kang matakot. Ang totoo po nito eh, ako eh tabigla eh, nung pinatawag niyo ako dito eh. Although may mga pauna po kaming meeting sa kapiestahan natin dito sa bayan, eh alam niyo naman po, zoning, no? Zoning. Pero malaki po magiging problema kung dito sa paligid ng munisipyo natin ilalagay. Hawak ko rin naman po kasi yung traffic natin. Kaya nga po yung ano tawag dito? Timing po, yung pag-request ko ng 10 na dagdag para po sa traffic enforcer natin, siguro magagamit dito ngayon sa kapistahan natin. Ang napag-usapan po namin nung unang meeting namin ng nila Ma'am Rhea, ano na ma'am yung ilalagay natin sa bypass? Actually, suggestion lang po. Ang first meeting po namin, initial meeting po namin tungkol po sa fiesta ay nung Monday lang po. Para din po sa kaalaman ng lahat. At ang pinag-usapan lang po doon ay mga activities. Na-submit ko naman po last week din yung proposal dito sa SB na nakaschedule naman daw po for next week. Kaya lang po, nung Tuesday, nag-ocular inspection po ako sa bypass. During daytime po, hindi po matao doon. So maliwanag. Sa hapon po hanggang gabi, matao dun sa mga part ng may mga kainan. Pero po, ang bypass po natin ay walang ilaw. Madilim po doon. So, timbangin po siguro nating mabuti. Tapos yung, ang problema nga po dito, kung within, dito sa paligid po ng munisipyo, traffic. Tapos kung ilalagay po yung rides sa loob ng plaza, karamihan din po sa events natin ng fiesta ay sa loob din po ng plaza. Pero siguro po, depende kung gano'ng karami yung rides at kung saang parte ng plaza ilalagay po yun. Sir po. Pwede, yung po kasing, ito, totoo to, nabulaga po ako eh. Wala pa po yung makakakontrata kung sakali, yung magbibid dun sa kontrata, hindi pa po kami nagkausap mabuti. Hindi ko po alam kung ano yung kung ano yung rights na ilalagay, kung ilang rights. Okay na tayo dun sa baratilyo eh. Sa baratilyo po, madaling iayos yan eh. Kwadrado o rectangle lang yan eh. Yung po kasing mga rights, hindi natin alam kung ano ang sukat nung darating na mga rights natin. Kaya medyo sa rights lang po ako hindi masyadong ano. Doon sa mga baratilyo po, madaling iayos yan. Lagay lang po natin sa gilid yan, hindi makakaabala sa traffic. Bahala na po yung mga tao natin magtaguyod po ng traffic para maging maayos yung daloy ng traffic natin. Ganito po ha, Kuya Paul, Madam Rhea. Para hindi po tayo mahirapan, dapat nung bawat kasi naka-schedule ito,
Meron na kayong plan A, plan B dito namin nilalagay. Kasi magpagtitibay lang ng Sangguniang Bayan yung mga mapipili ninyo eh. Hindi naman kami actually mamimili ni Sangguniang Bayan na ganito. Kayo pa rin ang mag-propose eh. I-approve lang namin. So dapat may plan A na kayo. Ito yung pagpipistuhan namin ng baratilyo. Ito yung mga rides. Tao na naman na ito eh. Hindi na alam na natin kung ano yung mga ilalagay dito. Kung anong uri ng games. So, sana sa 28, dala-dala mo na yung, anyway, hindi naman na concern itong palengke dito. Yung parang mapping mo na, nakaano na kung saan ilalagay, parang awa niya, huwag nyo lang tatakpan yung bahay dito. Dito sa may, dito, na ang damit ay nakagreen at at hindi mapagtitibay lahat yan. So, tingnan nyo lang naman. Hindi, ang ibig ko sabihin, hindi lang dahil kung salkid na atibidad, tingnan nyo rin yung mga maapektuhan mga pwesto. Kuan ito ngayon eh, tabisan ito ngayon ng interes eh. Interes ng mga nagtitinda dyan sa kalsada, interes ng mga nasa palengke, interes ng mga dadayo. So, kaya po tayo nagpapatawag ng public hearing. Ibabalansin po natin kasi itong tatlong interest na ito. Pero tama po si Consul Ken, yung karapatan pa rin nyo ang mangingibabaw pakinggan po namin nyo. Ha? Maliwanag po yun, ano? Kaya namin kayo pinatawag. So, ang anong mo kuya, sa November 28, yung plan A mo, dito po namin ilalagay, yung per square meter mo kung magkano, ilang pwesto yan, detalyado yan, pwesto number 1, ganon. Pero nang gusto ng Sangguniang Bayan, ganito pong nakaraan eh, para detalyado po tayo. So, more or less, hindi pa natin masettle naman kung saan yung pwesto at wala pa nga kayong, nagtatalo pa kayo kung bypass o whatever. So, to 28 po, mag-usap kayong dalawa o dyan sa mga department is dyan, ito ang propose natin sa Sangguniang Bayan, ito yung mga pwesto na ano, dito, pansamantala, isolve natin yung dinaing ng mga taga-palengke. So, Consul Carlo. Mr. Chair, nais ko rin pong ipaabot yung concern sa ibang sector naman po. Bago pa po lumapit yung ating market, may mga lumapit po sa inyong lingkod tungkol po sa safety naman ng mga estudyante. Dahil yung mga baratilyo po ay nakatayo sa gilid ng kalsada, wala raw pong madaanan yung mga estudyante, walang mahintuan yung mga sasakyan na sumusundo. Kaya kung nakita po sana sa Sangguniang Bayan yung zoning o yung planning, pero napanggit nga po ni MPDO na wala pa naman talaga. Nais ko lang po ibahatid na pagka ginawa po natin yung plano, sana isama natin yung concern po ng safety, hindi lang po ng mga estudyante, yung mga bibili rin po. Dahil nakita po natin, puno po yung kalsada hanggang Friendship may tindahan. Kung ikaw ay dadaan sa busy na kalsada, hindi may iwasan na baka mamaya makasagi ka ng mamimili o yung mga paparada sa gilid, baka maging one way yung daanan. Kung gano'n naman po sa bypass na ilalagay, ito rin po ay daanan ng mga mabibilis na sasakyan. Kung doon po ilalagay, sana isang side lang kung mapapasaran natin kasi mahirap po na magtawiran pa yung mga bibili. At yun nga po, yung safety lang din po yung sana naisipin natin, hindi lang po yung kikitain ng munisipyo dahil mas malaking problema po kung may maaksidente. Salamat po, Mr. Chief. Kuya Paul, pag-take note po yung napakagandang observation, suggestion natin kung siya Carlo Dizo, tama po, sa alang-alang po natin yun. Siyempre, sa pag-meeting nyo naman, involve ang Philippine National Police, ano? Yes po, bali PNP and Army po. Dalawa Army po sila. Po. Hindi nyo ba ini-involve yung apat na punong barangay dito? Hindi na. Para sa mga kwantay bayan nila. Hindi naman. Pwede rin po siguro, makakatulong din po. Nung chief of police ako rito kasi, ini-involve ko sila eh, kasi marami sila. So, let us be definite. Chairman.
So, ang request nila, first week of January, Baratilio. Sir, kung babalik tayo dun sa sulat na ibinigay po namin at napirmahan naman po ng lahat yun, January po talaga yung nakalagay dun. Salamat po. Pag sinabi natin January, first week of January, January 1, pwede na magpwesto ang Baratilio. January 2, January 3, January 4. Pero before January 1, ang mga rights games, pwede na maglagay. No problem po sa inyo. Baratilio lang. Pag sinabi natin Baratilio, Pangulo, ano bang mga tinda rito? Para maliwanag nga, naguguluhan ako eh. Baratilio po, damit, mga household products po, mga kawalit. Pagkain. Yan po. Pagkain po, wala po masyado. Hindi po masyado. Wala damit magkikinda po ng manok, baboy, ganun. Wala po, wala. Ukay-ukay po siguro, meron po yan. Ukay-ukay. Ay, yung mga... dry goods po karamihan. Malamig, everything. Paso, may pagkain, damit. Sa pwesto, wala na kayong concern, palengke. Ang concern nyo lang, yung opening, yung lugar, bahala kayo dyan kung saan nyo gustong ilagay, munisipyo, okay lang. O baka mamaya kasi maglagay kami rito, hindi natin, bakit dyan naglagay, ayaw namin. So lahat ng concerns nyo, sabihin nyo na po. So January, first week, opening ng Baratilio. Rides, games, kahit December, pwede na. So, wala na tayong pag-uusapan. Yes, Madam Rhea. May ano lang po sana, concern. Yung sa totoo lang po, hindi ko pa po na-meet ever since yung contractor. Pwede po kayong ipa-particular. Ano po yung pwedeng ilagay dun sa sinasabing Baratilio? Ayun nga eh. Food? Non-food? Sir, so, ala bang imbitasyon yung kuha natin dito? Andito po yung contractor. Sabi tayo natin kung imbita para siya makapagpaliwanag. Hindi pa pala nakausap ng mga happy ng kapistahan eh. Paupuin po natin si Mr. Magat. Asan siya? Halika, bak. Kuya Bakbak, ikaw ba? Ito kasi. Na lang po dito, isa kyan. Ayan. Tapos pakilala na lang po. Pakilala na lang po, Mr. Chair. Oh, andyan. Ako si Alexander Magat po, taga San Carlos po, ang may-ari po ng Perian at saka Rides. Yung Baratilio po, imbitado lang po namin yung Baratilio, pero naririnig ko po yung usapan kanina na ang request po ng market is kung pwede po first week ng January. Siguro okay na rin kami po doon dahil sinabi naman po ni Presidente na ang hinain nila para naman kahit papano. Siyempre sila taga rito po para naman na priority, magabayad po sila ng pirmi na sinasabi nila. Ako po, payag na po ako doon sa sinasabi po nila na first week ng January. Tungkol naman po doon sa rides, kung ano lang po yung kasya, kahit isa, dalawa lang po, basta hindi naman po makakasagabal po sa pesta. Depende na po kung ano po yung papayagan niyo po sa amin. Oh, wala palang problema. So, yung mga rides po ninyo, Ferris wheel, mayroong plano ba kayo? Sumarino po sana po, kaso walang dagat po dito. Mga ilan po yung rides nyo? Ilan, marami po kami rides, kaya lang po talaga ang kasya lang po dito. Chairman, yun lang po, ganito maliit. Po. Ganito po, sir, ha? Hanggat may time po sana, makipag-ugnayan lang po kayo sa MPDO namin. Sige po, sige. Para po alam niya kung saan dito yung rueda. Wala ba kayong dalang mga magbuburles, ala?
So, ano pa ba mga iba? So, maging pag-usap po kayo sa... Sige po, Chairman. Sige po, Chairman. Makikipag-coordinate po kami sa kanila kung ano po yung kakasya na... Kasi kung hindi po kayo makikipag-usap, mahirapan po sa pagplano. Dito ko ilalagay yung rueda mo. Dito ko ilalagay kung ano po yung mga dap, mga right nyo. So, very critical po yung ugnayan yung dalawa. Oo. Opo, Chairman. At saka sasabihin ko na rin po sa kanila kung yung luwang po ng mga rights para matignan po nila, ma-sketch po nila doon sa plano. Opo. Kung ano po yung kakasya po. Sa inyo pong kaalaman, ang ating pong bisita po ay hindi lang kontraktor. Siya po yung EBC, President ng San Carlos City. Salamat po. So, konsyal din po siya ng syudad. Kaya ganyan po siya, alam niya yung kalagayan niyo. Alam niya yung kalagayan naming mga konsyal. Thank you po, Atty. Hindi po, nakakaling din po ako dyan sa pagtitinda. Kaya nung narinig ko po yung sabi ng Presidente po, talagang naramdam ko rin po yan. Sa amin din po, kahit sa barangay lang, sinasabi rin kung ano yung mga hinayang nila yan, pinag-aaralan din po. Pero ako po, payag po doon sa sinasabi nila na first week ng January. Sinaintindihan ko naman na sila, dati nga dito, sabi nga po ni Konsyal, siyempre sila nang nandito. Kaya, bagong lahat, yung mga kababayan po natin na nakatira sa Kimba din. Maraming salamat po, EBC. Taw-taw na po kayo po. Sayang, ngayon lang tayo nagkakilala. Okay, Pangulo. Good morning po, sir, and welcome to Gimba Nueva Ecija. Tanong ko lang po, yung sa Baratillo po, anong nakalagay po ba doon? Food or non-food products po? Mostly po doon, ma'am. Ano po yung mga utensils, yung mga sapatos, kanyang gamit. Pero sa food product, wala po yata akong na paninda po nila. Okay po, salamat po. Another question po, dun po sa Baratillo, hindi po pwedeng umupa yung mga taga-Gimba sa inyo or taga-Pangasinan lang po ba? Hindi. Or pwede po? Pwede rin po kasi hindi naman po taga-Pangasinan lang po din yung mga Baratillo. Yung mga iba po, kapatid din po ng Muslim, yung mga iba po. Alam din po nila na yung mga nandyan po na imbitado po namin, mga kapatid po din yung iba na Muslim din po, magaling po sa ibang lugar. Kaya lang po, pagka ganyang piyesta, parang kami rin po na magpiperya kung saan po yung piyesta, nag-a-apply po kami ng pwesto. Kaya iba-iba rin po. May Ilocano, may Tagalog, may Muslim po na nag-a-apply din po. Thank you po. Pero ang taga-Gimba po, pwede rin po ba? Pwede po na mag-apply sila. Nandiyan naman si Oisial Bakbak. Na-promote siya. Hindi po. Hindi po kung siya si Oisial Bakbak po. Na-promote po siya. To break the monotony, pero madyado tayo serious. Okay, tahimik lang po tayo para hindi pa tayo tapos. May katanungan pa? Alin po yung preferable na priority natin, outsider o insider, doon po sa magtitinda? Siguro po, first come, first po, siguro. First come, first po. Nakalagay po yung tin doon. Meron naman po talaga nandun na namamahala na mag-a-apply. Kung sino po yung mauuna, gagawin po natin yung first come, first. Kung sino po mauunang mag-a-apply, siya po ang priority. Sige po, maraming salamat. Yung video, kuya. Sa kunwari itong pwesto ko, 5 square meters. Sino ba magtatakda ng singilin? Sangguniang bayan, yung PDO o yung contractor?
Bali, pagka po nakausap ko yung magiging contractor. Sito na? Opo. Nun po namin mapapagdesisyonan kung paano po ang magiging singilan. Sa ngayon po, hindi ko pa ma-determine kung hanggang saan, kung gano'ng kahaba, gano'ng kaluwang po yung uukupahan. Kaya hindi ko po ma-foresight kung magkano. Hindi, pero square meter naman ang ano dyan. Kimali, malaki yung area nyo. Mag-usap kayo kung magkano per ano, na hindi malulugi ang contractor. Bali po sa... Kasi nung nakaraang piyesta, kung di ako nagkakamali, parang may naulinigan akong gulo-gulo sa singil sa pwesto. Hindi na sila makapagbayad ng kuryente, hindi, parang may nangyaring mga ganun eh. So ayusin po natin. Bali sa 28 po, pati po yung pagsingil, bali sasama ko na lang po sa next meeting po natin. Salamat kuya, para mapag-aralan din ng chairman ng Committee ng Pinas o mga konsyal kung karapat dapat. Pero mag-usap kayo ng contractor, nandiyan yung clue eh. Kasi siya yung magpupuhunan dito eh. Siya yung magpupuhunan dito eh. Mr. Chair. Yes, Consul Ken. Kay MPD, opo, Kuyang, dapat siguro gumawa rin tayo ng tamang sizes lang kung gano'ng ilang square meters yung maliit at saka yung malaki. Para i-consider mo natin sinasabi ni Consul Carlo na dapat hindi tayo kumbaga nakalabas sa kalsada. Kung gagamitin natin yung medyo malaking shoulder pa, kung meron, eh dapat maglaan din tayo ng daanan para nga dun sa mga estudyante na naglalakad. Kasi tama yun, baka mamaya, isa pang problemahin natin dyan, may matagis ng mga estudyante. Eh siyempre, dagok rin sa atin yun, sa atin ang bato nun. Kaya maganda po mapag-usapan nyo ni Mr. Magat, Kuyang, kung ano ba talaga dapat yung sizes na hindi makaka-istorbo dun sa daanan natin. At saka isa pa po, total hindi pa naman napag-uusapan, ang isa ko lang concern, meron bang kalsada na pasasarado? Kasi kung matatandaan ako kasi dito, talagang bata pa lang ako, lumaki na ako na Amperia, nandito talaga sa loob ng plaza, nasa kalsada ng Ongyang ko, nakakatuwa po. Siyempre, pagkabata ka, nakikita mo, maraming mga palaruan, maraming tao, maliwanag. Nakakatuwa po. Pero pagka ikaw ang may edad na at sa gabi, maingay, masakit na sa ulo dahil hindi ka makatulog. Di ba po? Kaya siyempre, kung akong, ala naman ho akong, hindi naman ako against doon sa sinasabi nila. Pero siyempre, consideran natin yung mga may bahay na malapit dun sa pagtatayuan sapagkat hindi natin masabi kung ito merong pamilyang matanda na may sakit pa o kaya merong mga bata na may istorbo sa pagtulog, mga estudyante. Kaya i-consider na po natin yon kasi yung nakaraan, iba na po ang iba ngayon. Siyempre, dapat kahit papano, intindihin natin yung kapakanan ng bawat isa. Kung dati ho, hindi ganun kabisi ang gimba, ngayon napakabisi na ho ng gimba. Daanan na ho talaga. Yan lamang po. Kaya dapat, pagka pinagkuhanan nyo kuya, pinag-usapan nyo ni Mr. Contractor, ni Mr. Magat, isama po natin yun. I-consider natin yun para sa ganun. May maabala man tayo, konti lang siguro. Dapat mas marami yung matitian. Kuya po, take note mo yung sinasabi niya, no? Consul Kent na Tibidad. Pakidagdag po na rin at magsasalita si Consul Stabilio. Pakidagdag po na rin yung ano, yung cleanliness. Ano? Kasi naging problema rin yung mga nakarang-araw rin sa pwesto. Yung, alam nyo, ibig ko sabihin, ano, sir, sa mga pwesto-pwesto, magiging ano, yung mga gilid-gilid, Madam Rhea, ano, take note of that. Consul Johnny Stabilio. Good morning po. Idagdag ko naman po yung concern ng ating mga toda kasi naging bisita rin natin sila noon sa ating pong video. Kailangan yung kasing mga paratahan nila
hindi pa po natin nasosolve yun. Kaya po, pinagsalita po natin sila dito noon, eh yun din po yung hiling nila, yung paradahan nila. Yan lang po, Pastor Chay. Salamat. Tingnan nyo, maganda po nandito tayo lahat. Kuya Paul, pakitake note mo yun ha. Ang pakiusap ng TUDA, Federation of, kahit papano, hindi naman yung buong kwan design. Mabigyan pa rin sila ng dating yung kahit question or tatlo, apat. Yung pagkaka natatandaan ko yun eh. Kahit papano, yung TUDA, mayroon pa rin naka, kasi kailangan din natin sila eh. Okay, so pakitake note. Yes po, i-consider po natin lahat. Mr. Chair. Hello? Opo, sige po. Okay. Makakasagot lang po ako doon sa sinasabi po nila Consel po na doon po sa sounds na sinasabi na tutunan po yun. Ay ako rin po eh senior citizen na rin. Tama po yung sabi niyo. May mga bata. Pero aware din po ako dyan. Kaya before 9 po, siguro wala na pong music dyan. Before 9. Para lahat naman po napapagbigyan. Ako rin pong may ari kasi nung kaya-kaya ko rin pong i-control. Tapos, doon po naman sa mga ano ng tricycle, half-lane lang po yung ano namin, hindi po natin sasaraduhan. Oo, half-lane lang po yung para naman yung mga kapwa po natin naghahanap po ay na nagta-tricycle, eh makapaghanap po, itin po sila. Kaya yung pong request nyo, Consel, okay po yun. Before 9 po, wala na po kaming sound dyan na patutugtugin para po wala po magreklamo sa atin. Siyempre, unang-una sa inyo magre-reklamo kagad. Pero makukontrol po, po yan dahil ako po ang may-ari ng mga ano. Salamat po, salamat. Salamat. Sa rides po ba mga ticket yun? Opo, opo, Consel. Opo. May mga ticket po. Pinagbibigay, gano'n? Opo. May admission po yan. Ah, may admission. Oo, oh, may takmay boot po yun. May boot po yun. Pwede makakuha yung sangkunin ng bayan ng ticket? Approved without thinking po. Nag-paper lang po IBC. Pero eh, okay, sakpo po kami na consel dito. Okay. Doon nga po ang masarap na umpisa ng pagkakaibigan doon po sa biruan eh. Rhea. Thank you po. Mukhang sasakay po sa Octopus yung mga sangguni ang bayan members po natin. Makiki-join po tayo dyan. Pero manunood lang po kami. Thank you po. But ang question ko po, kailan po kaya pwedeng magpa-reserve yung mga concessionaires po at kanino po pwedeng magpa-reserve? Siguro po, ma'am. Sa Baratilio. Siguro po next week, pwede na po, total January pa naman po yatang po pwede. Next week po siguro, pagka babalik kami dito, sasabihin ko na rin kay na-promote na yata si Pari. Hindi, family friend po namin sila kasi po ang hanap po ay nila Peria noon. Silang magkakapatid. Nung nagtatayo po ako dito, mayor na kusyo pa po ng pasok and check. Yan po kami naglalagay ng Peria noon, sila pong mayor noon. Naging kumpare ko din po sila. Matagal na, kaso matagal po kami hindi nakapunta rito. Pero yung kapatid ko, nandiyan po sa, ano, sa Saranay. Mag-asawa dyan sa Saranay yung kapatid ko na lalaki. Ganun na lang po, kung ano man po yung mga kailangan po, kung ano, itanong po sa akin. Okay, si Consel. Consel. Chairman po. Sir, si Kap, kaya naman po nagkaroon ng ganito, biglang lumata po yung mga pwesto. Nakapagpaalam po ba kayo kay MPDO nun? Sir, nakapagpaalam po ba kayo kay MPDO bago lumatag yung mga Baratilio? Hindi pa. Hindi ko alam. Kailangan kasi nun. Alam naman problema po. Dahil mabait po kayo kausap eh. Eh lang, hinahano nga namin, kaya na-alarma rin sila lahat. Ako rin mismo, nagulat din ako. Lumatag eh. Okay. Sa date na nung tinatanong ko kay Engineer Paul, di niya rin alam na dapat talaga siya mga siwa sa paglalagay. Ano po?
Tapos, engineer, tinitignan ko kasi eto pa lang yung isang problema na lumatag sa atin. Yung palengke na apektuhan. Pero nagkaroon na ng solusyon dahil andito nga yung contractor. Isa pa tinitignan ko dyan, yung mga matatakpang bahay, kailangan ma-resolve na rin agad. Kaya importante magkaharap-harap po kayo. At importante rin, engineer, na may second option po tayo. Kasi nga, katulad na sinabi ng lahat dito, eh, priority muna natin na Gimba ang iniisip kung tutuuhanin natin ang pagkatrabaho. Ano po, kaya dapat, bukod dito, tinitignan ko kasi area namin. Talagang napakaliit ng area eh. Hindi ko alam kung gano'ng karami rides nyo na ilalatag. Siyempre, hindi naman po pwedeng isa lang rides nyo. Masyado naman kayong talo doon sa pagtatayo dito. Yung isang option na, Juan, baka pwedeng pakinggan na rin habang nandito yung contractor na may isang option na sinabi sa pag-uusap nyo nila Ma'am Rhea at saka ano. Na limbawa lang po, hindi ko naman sinasabing hindi pwede dito. Kung may maluwang na lugar, katulad ng sinasabi niyong bypass, para lang marinig naman ni Sir Magat yung lugar na second option po natin, ganito, dito tayo. Kasi ang daming, una-una, nagre-reklamo mga eskwelahan, nagre-reklamo may bahay, nagre-reklamo may pwesto na natakpan, nagre-reklamo yung may green na din. Na maingay. Ibig sabihin, resolvehin na natin. Gawa na tayo agad ng pangalawang option para hindi na po tayo paulit-ulit dito. Ayan na naman, dadating na naman yung eskwelahan, principal, nireklamo na may mga estudyante. Kailangan ilatag na rin po natin habang nandito yung kwan po, ng contractor. Para marinig niya rin po yung saloobin niyo po. At malayo din kasi pinagkagalingan ni kwan, si Pangasinan po yan. Okay po, Mr. Chair. Yung isa pong kinoconsider, yung isa sa mga options po ng venue ng rides and baratilyo po, yung sa bypass, ang problema po doon, yung ilaw, tsaka yung security. So, kasi madilim po doon. Kung Sir Paul, magagawan kaya ng paraan yan? Para, kasi pag dito sa bayan, parang ang daming magiging problema eh. Mas mahirapan tayo sa security pag dito sa bayan. Ang problema lang talaga doon sa bypass, kuryente. Pero sa luwang at luwang, kung talagang kukubkubin lang, kuryente naman, kaya naman siguro ang gawa ng paraan yan. Kuryente. Pabayad naman lahat ng umuupo doon. Siguro, i-balance po natin. Kaya sabi ko nga po sa inyo, tatlong interest po, eh, maraming interest po ang binabalasin natin dito. So, kung sa bypass, baka wala nang kumuha ang contractor. Wala na talaga. Magtapatan na tayo para hindi na nakapagsabi na rin sina Bakbak na kung sa bypass, sir, Kuya Bakbak, baka umatras na po kami. Kasi, kaya nga, binabalasin natin. So tayo po, dito sa bayan ng iba, magpipista po tayo. Talagang may kaakibat po yan na sakripisyo kahit papano. Pansamantala, madidisturbo ng ilang araw yung dati natin ginagawa. Magpipista nga eh. So, kinakailangan may mga iba, may ibang pansariling interes, pansamantala na isusuko mo para sa pangkalahatang interes. Ganun po kasi yun eh. Kung pagbabanggain mo yung interes, hindi mo masasakot kasi lahat ng interes eh. Ibabalansin mo kung saan yung medyo hindi maapektuhan lahat ng masyado. Pero mayroon at mayroon talaga. Mayroon at mayroon. So, kung magpipisto tayo dito sa highway, kukuha tayo ng permit sa DPWH na kung sa isang lane lang, mayroon pa rin daanan sa gitna. Na emergency, gano'n. O hindi na katulad nung dati nung nakikita nung bata pa tayo na talagang punong-puno, sabi ka ni Consul Kit, iba na. So very critical yung plano ng MPDO, kaya nga MPDO yung planning eh. Kailangan makita natin yon. Saan ba ilalatag? Yung mga rides, baratilyo dito sa highway. Magdiritsahan na tayo kung bypass at hindi pwede
alisin na natin sa isip natin. Kasi maglalagay tayo ito kung hindi naman papayag ang kontraktor. Anong pinag-usapan natin? Bypass. So, ganun po yun. Mag-usap-usap pa kayong tatlo. Ngayon, kung pumayag sa bypass, so much the better. Plan B. Pag pumayag si Kuya Bakbak at si kontraktor sa bypass, wala tayong problema. Ang isusolve na lang natin kung paano mag-provide na kuryente at security. Kuryente at security. Kaya lang, lahat ng okasyon, lahat ng affair, dito sa plaza halos eh. Dito sa plaza lahat. So, mga bayan-bayan talagang sa heart of the town talaga nagpipesta. So, depende na sa plano ng kwan, PDO at saka tourism kung saan talaga. Opo. May plan po. May plan A, plan B. Pero, yun nga po, yung contractor po natin, parang ayaw po yan sa bypass. Ang bypass po ng Gimba ay puntahan na po ng tao, sir. Totoo po yun, ma'am. Pero siyempre po, kahit sino pong negosyante, ang hahanapin niya rin po yung magandang pwesto. Lalo-lalo na po, hindi pa po nalalagyan, dito po nakasanayan ng tao. Pero agree po kami, kagaya kung ano po yung sasabihin na kalahati lang po yung kalsada, tapos yung sounds namin hanggang 9 lang, tapos yung cleanliness po, makakasa po kayo dyan at kami rin pang masisira. Hindi na po kami makakaulit po dito sa Gimba. Tungkol naman po dito sa rides, kung isa, dalawa lang yung kasya, okay lang po sa amin. Ang importante lang po yung wala pong masisira, hindi po tayo mapapasama dahil hindi naman po kami after lang naman sa kumita. Kundi after din po kami sa katahimikan, sa kalinisan din po ng ating bayan. Ako rin po ang masisira, hindi na po ako makakaulit pagka may nagreklamo po sa inyo. Pero gagawin din po namin lahat kung ano po yung kailangan. Kailangan po na magbawas kami ng rides. Maliit lang po yung pwesto namin. Okay lang po. Pero kung pwede po sana dito na lang po tayo sa ano. Sa, kasi talagang sa bayan talaga nilalagay ang ano. Unang-una po, napakalayo na po yung bypass po. Carlo? Mr. Chair? Nais ko lang pong linawin din kung eligible ba talaga yung bypass na pagtayuan ng mga baratilyo o ng piyesta. Kasi DPWH po itong ano, hindi ito pag may ari ng munisipyo. Tsaka parang nung nakaraang taon din po ito yung isang option natin na kaya hindi natuloy yung ganitong mga baratilyo tsaka perya. Dahil hindi rin pwede sa bypass. So ano pong pinakaiba ngayon na nakoconsider po natin yung bypass na lokasyon? Madam Rhea? Opo. Pinatanong din po kasi ni Mayor kay accountant if na-turn over na po sa LGU Gimba yung bypass. Na-turn over na raw po. So, ang ano na lang po siguro, kaya po last year, hindi napayagan nun kasi hindi pa po na-turn over sa Gimba yun. Pero nito daw po, na-turn over na raw po. So, isa po yun na maaari po doon. Pero kailangan pa rin pong humingi ng permiso sa DPWH. Sa bypass man po o dito po, pareho lang din po, nahihingi po tayo ng permiso sa DPWH. Ang ano ko lang po sana sa atin pong contractor, sa narinig nyo po lahat ng mga concerns dito, sana po ay pag-isipan nyo rin po yung dun sa bypass. Thank you po. Mr. Jay. Madam Kunais. Sir, nakapasyal na po ba kayo sa bypass? Naikutan niyo na pa? Opo, nadaanan po na rin po yung chairman. Okay. Sige na po. Hindi pa, araw lang. Opo. So, hanggat maaari ang posisyon nyo, kahit na kung ano yung kumagkasyang rides, at wala namang masisira dito na lang sa bayan, sa highway, kahit kalahati lang, pwede na. Lahat pwede kay contractor eh. At parang naman po, bigayan lang po yan. Alam tayo marinig na ako. Mukhang palugi yung ano niya, mapagbigyan lang tayo. Ano, kaya, video. Sige. Bali, ano na lang po. Siguro pagkatapos na ito, mag-usap po kami ni Mr. Contractor.
para po mailatag namin sa 28 kung ano na po yung final na napag-usapan namin. Kung siya na po yung talagang contractor natin. Eh, siya na, nakausap na ni Mayor eh. Ah, okay po. Thank you, thank you. At kami pinaghahalikan na rin ni contractor, wala. Dapat pahalik din ako. Hindi, tama po yung kay engineer para sa legally magkaroon sila ng usapan ni contractor. Hindi na magkaroon ng si pupunta ulit dito. Ito nga, hindi ko nga alam to sakto yung sa market. Chairman po ako ng market pero hindi ko alam na may sulat po kayo. Ngayon lang for the first time na hindi ako inukulit ni Pangulo nyo. Hindi ako nakausap. Hindi ako minessage. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam itong problema nyo na to. Kaya sabi ko, tama po yun. Dapat mag-usap sila. Para kung okay naman dito, walang nasagasaang batas, walang nasagasaang tao talaga o kukunti lang. Eh, mas maganda dito nga, malapit. Pabor din sa mga nasa palengke kasi didiretso din sila. Mga masyal eh. Walang may kontra na ano, maliban lang sa tatamaang batas or malalabag na batas o masasagasaang mga mas maraming mamamayan doon sa itatayo. Ano po, kaya ang ano ko po, tama po yan. Ang dahon, pag-usap po kayo ni engineer, kay Ma'am Rhea naman. Kaya ako lang naman tinanong yung second option. Kung sakasakali na may malalabag tayong batas, ano tayo magagawa? Kung hindi sumunod sa second option. Yun lang po yung sa akin. Pero kami bilang dito, nahilig din lang sa pera. Siyempre gusto namin dito, bago kami mamalengke, try muna kami. Yun lang po yung sa akin. Mas maganda po, open po kayo na mag-usap na. True, kayo po talaga kasi ang mag-usap ni Engineer Paul kasi sa salita niya mukhang hindi pa kayo nakapag-usap yata. Oo po. Nalilito rin siya kung sino talaga yung contractor. Sige po, yun lang po. Mag-uusap po kami, Consel, na mamaya po pagkatapos po namin dito kung may time po sila, magdadayar po kami para masabi ko na rin kung ano po yung kakasya at kung ano po yung pupwede. Salamat po. Okay. Mr. Chair. Yes, Consel Carlo. Ano po kay Sir Magat? Ito pong mga nakalapit po ngayon sa highway ng mga baratilo, ito po kasama po sa ano niyo po ito? Pakiulit lang po. Sa inyo po ba itong mga nakalatag ngayon na mga baratilyo? Hindi, mga actually po, yung baratilyo po, ibang ano po yan, kaso sa amin na po sila nakikipag-usap. At kami po ang nakipag-usap po dito. Ngayon, yung mga nandyan, mga dayo rin po, ang sa akin lang po, perya lang po at saka rides. Kaya lang, kami ang nakipag-usap dito, nakasamang perya, rides at saka baratilyo. Kaya sa po, hindi ko yung tanong ko po sa inyo po sila nakipag-ugnayan na magtatayo po diyan. Opo. Opo. Paano po ang gagawin ngayon na kayo rin po ang kakausap na babalik na lang sila sa January? Responsibilidad ko po yung konsyen po na ako na po magkikipag-usap po sa kanila. Tapos na banggit niyo po kanina na wala pong pagkain na kasama po sa mga baratilyo. Wala po yata. Ang alam ko po dyan, mga tinda, mga kalde-kaldero po, mga sapatos. Pero yung food, wala po yata. Ayun po kasi, Mr. Chair, pagka nadadaan tayo dyan, makikita natin may mga tindahan talaga ng pagkain. So, ito ba ay nasisingil ba ng munisipyo sa yung daily ticket natin? Kasi ito rin po yung isang concern ng palengke pagka may mga nagtatayo sa ibang lugar na hindi nasisingil. Kasama po yung parte na nalulugi sila dahil sila nagbabayad. Nagtitinda, tapos yung iba hindi po nasisingil ng ticket. Okay, liwanagin na natin, Sir, ABC. Pag baratilyo, walang pagkain. Para maliwanag na, hindi na tayo naghuhula-hulaan pa. Pag baratilyo, walang food. Para dry goods lang, para hindi rin mapiktuan yung mga nagtitinda na ito na nga. So maliwanag po, Ram. Walang sige pagkain. Sige po, Chairman. Sasabihin po namin na walang pagkain. Walang pagkain. Okay? So, critical yung pag-uusap niyo, Kuya Paul. Mukhang hindi ka nilalapitan ni Kuya Bakbak. So, mag-uusap po kayo para
maayos na ang lahat. Ano? At so ano pa po ang mga concerns natin? Summarize ko na. Mr. Chair. Yes, Consul Chair. Dagdag ko lamang po. Ako naman po, total nandito ako. Isa ako sa apektado, sa totoo lang. Hindi naman po ako nagre-reklamo. Naiintindihan ko rin naman po na magpipiesta ang bayan natin. Napakahirap naman po na kung piyesta natin, eh wala namang kasiyahan. Di ba? Tama po. Dapat kahit pa paano may kasiyahan. Ang sinasabi ko lang po dito, ang ini-explica ko lang, eh dapat po tignan natin yung mga maaapektuhan kahit pa paano. Kaya nga ako sinasabi ko, nakikiusap tayo kay Mr. Magat na kung kinakailangan na bigyan ng importansya yung mga bagay na dumulong sa atin tungkol sa problema sa TODA, problema sa market, at problema po siyempre sa mga residente dito. Eh siyempre ho, consider natin yon dahil ito ho, interest ng mamamayan ng Gimba, hindi ho pansariling interest. Kaya inuulit ko ho, ako hindi ho against na magkaroon ng piyesta. Wala, nag-uusap na kami ni Kuya Bakbak. Ang sabi ko kay Kuya Bakbak, okay lang na maglagay siya ng Baratilyo dyan. Alam niya naman yung naging usapan namin. Pero, kapo nga, hindi pwedeng hindi ako magsalita. Lalong-lalo na kung ang pag-uusapan ay interest na mamamayan ng Gimba. Kaya nga po, siyempre, konsidera natin kung ano yung hindi makaka-istorbo para sa mga tao. Eh, total naman po, eh, na si Mr. Contractor, si Mr. Magat, eh, kadaling naman po pala kausap. Umayag naman po pala. Oh. Ang isa na lang po dito is kung saan ilalagay. Kasi, kako nga, kung magsasarad na tayo ng kalsada, katulad nung National Road, magpapaalam din naman tayo sa DPWH. Kung sasarado natin yung bawat barangay, kalsada ng bawat barangay, eh, siguro sa ngayon, di natin nakikita yung maapektuhan. Pero later on, pagka sinarado natin yan, may maapektuhan dyan. Kaya, sabi naman ni Mr. Contractor, okay lang naman daw kahit mga ilang rides lang. Saan po ba natin pwedeng ilagay ito na walang ganong maapektuhan? Kaya muli po, sinasabi ko lang po, hindi po porket na taga dyan ako, eh tumututol ako. Nag-uusap na kami ni Kuya Bakbak. Talagang hindi po ako tutol, gusto ko magbigay ng kasiyahan sa ating mga kababayan. Pero tignan po natin. Tignan po natin yung magiging problema at yung sitwasyon na mangyayari. Salamat po. Okay. Maliwanag po ha. Yung point ni Kuya Ken Natividad. Take note, Kuya Paul, tayo naman ay magkakapatid na tatlo. Alam niyo nang ibig sabihin ng Kuya Bakbak. So, sa mga napag-usapan po natin, awa ng Diyos, magsisimula ang Baratilyo ng December. January po yan. Titingnan ko lang reaksyon nyo kung alam nyo yung pinag-usapan natin kanina. So, magsisimula ang Baratilyo January. Okay, maliwanag po yan ha, January. Pag sinabi natin January, January 1, pwede na magpuesto simula January 1 hanggang March. March ano? Hanggang March 24 po yung activity. Hanggang March 24. Pero, ngayon, natin, sigurado po yan hanggang katapusan ng March. Pero normally, may mga extension yun. One way, depende sa sitwasyon. Sa approval pa rin ng sangguniang bayan. Ang rides, games, perya, basketball, kahit December, pwede naman, hindi kayo apektado. Ang Baratilyo, walang pagkain. Maliwanag. Highway, hanggat maaari, kalahati lang ang pwesto. Yung mga pwesto sa highway, mabahay-bahay at maaari ay huwag matakpan. Lalong-lalo na yung nandito sa corner. At yung pwesto ng mga TODA, Kuya Paul, please, magbigay pa rin ng matitirang pagkanuhan ng mga tricycle.
yung safety ng mga estudyante. Tingnan po natin, mayroon pa rin daanan kahit papano. Yung cleanliness, kalinisan po sa mga pwesto, Sir Magat, ano? Okay? So, ano pa? Chair, abol ko lang. Abol ko lang yung sinasabing, ano yung pagkain. Kasi sa mga piyestahan, talagang mayroong designate, may mga pagkain. Baka pagkakaintindi mo nila yung mga tinda-tinda ng manok o mga kung ano-ano. Ang sinasabi, ang isang pinupoint ko yung luto na po na meriendahan at kainan. Kasama po yung, alam nga hindi mo isama yun. Saan kami kakain pag namasyal kami? Kasama yun, liwanagin ko lang po, kasama po ba yun? Yung... Kasama po yun. Kasama po. Food. Kasama po talaga. Sabi niyo, mamaya kasi panghawakan yung sinasabi mo, Kap, na walang pagkain. Eh, mamaya, pag may nakita sila street food dyan, o sabi mo, ayaw mo, ngayon, meron. Kaya naliwanag ko lang po, ang baka sinasabi niyo, Kap, ang hindi kasama, yung mga manok, mga gulay, mga ganun na tinda. Pero street food, pero sana po, ang street food, i-designate po natin, engineer, sa isang lugar lang. Na tabi-tabi. Na tiga-gimba po. Bigyan nyo na, balato nyo na sa amin sa mga tiga-gimba naman na priority nyo, Kap. Tatal, ayaw nyo naman kanina, pinaalala ko lang eh. Thank you po, Pasir. Thank you. So, ano po? Ang ibig sabihin ng konsulto niya, pwede rin pala magtinda sa baratilyo ng lugaw. Street food. Street food. Balot, kung ano-ano. Bibika, mga ganun po. Basta street food po, Richard Kier. Kayong mga taga-Palengke na naman, baka naman ang magpuntahan dito yung mga nagtitinda na. Hindi po, sa piyestahan po kasi, Mr. Kier, ewan ko po kung talagang meron po, kasi tiga-gimba din naman. Ala naman nagiging kuhan. Kasi ang punta, hindi naman nagtitinda sa alas 12 ng gabi yung Palengke. Hindi, ganito ha. Puwapayag naman siya kasi na baratilyo eh, walang pagkain eh. Tama so, po yun. Baka magpipisto naman yung mga kababayan natin, tagigimba, sigurado ng pagkain, diayan na natin. Mayroon yun, marami mayroon yun. So, kasi kung yung baratilyo, binuksan natin pati pagkain, marami yan. Baka magreklamo rito. Tingnan natin, ano ba? Pero okay kasi yun sa baratilyo, kahit walang pagkain, wala po pagkain, okay lang. Ano po yun, yung mga street food, karamihan po, taga rito lang naman po. Kasi yung actually po, yung sa amin po, mga damit, sapatos, karamihan din po ang tumatabi rin. Mga ambulant yun eh. Ang ibig sabihin kasi nito niyang negosyalto niya eh. Nasama po sa kontrata si Konsel Oyo Lumang, kararating lang po. So, liwanagin natin, tama si Consulto niya, baka maging gugat pa ng ano yan eh. Sa baratilyo, ano, may pagkain. Para walang susiyan ha, madam, ano. Mr. Chair, parang ang pinupunto po ng ating contractor, ang concern niya ay yung nanggagaling sa ibang lugar, yung hindi taga-Gimba, na magbebenta po ng dry goods. Yung outsider, yes. Pero yun pong sa food stalls, yung mga street foods, ay ibibigay po sa mga taga-Gimba, which I believe na isa sa requirement po ay sanitary permit. Tama po ba? Ayun po. Teka ha, Madam Rhea. So sa baratilyo, natural, kung mga magtitinda na hindi kayo sakop ng baratilyo, sakop na ng Gimba yun. Diba? Titikita okay ano ba so, ang ano mode ang kuha natin. Yung ilalagay po sa contract, ano po yung nasa contract? So hindi kasi yung sa food po ay hindi kasama sa contract ni contractor with the LGU. So ang gusto niyo po bang ipunto ay hindi ay kasama ba sa babayaran ni contractor yon yung food stalls or hindi? Kasi po tayo yung maniningil na ba? Tama sa po food? Or si contractor po? Po hindi, sa contractor po, out na po sila doon sa street food. Personally po, dito na tayo gagawa through tourism nga po na mag-designate tayo para sa mga food. Dapat nga sa inyo na po yan sa tourism eh. Para pesta, kinukuha natin ang ating paninda kung ano yung pagkakakilala sa bayan ng Gimba. Katulad po nung pwesto natin dyan sa tourism na may
mga tinda po silang ibahala at pamahala na po sa inyo or sa para direct kita dito sa atin ng mga kababayan natin. Kumikita kababayan natin, kumikita din tayo doon sa kanila. Hindi sila, labas sila doon sa Kwan. Yun kasi parang ibig sabihin ni Kwan, kasi pananagutan niya pa yun, biglang pumasok na street food, di niya maalam, siya mababantayan. Diba? Kaya, okay po, sir, yung ano, sa street food na. Okay lang po yung street food yan. Sorry po. Kayo na po ang bahala doon kung titikitan niyo po sila, kung ano pong magiging obligasyon po nila. Para yung kababayan natin, nagkaroon ng gustong magpresto dyan, tikitan na lang na, doon sa market. Para income. Pero i-designate para hindi siya kalat-kalat. Ilalagay doon sa damit. Kandero, nakasingit yung pagkain. Okay, ah. So, maliwanag. So, balik din sa dati. Walang pagkain sa inyo, sa baratilyo. May pagkain, pero Gimba responsible na yun. Huwag nyo nang anuhin sa coffee pa yung mga pagkain dyan. Maliwanag. Na basta para hindi magulo sa kontrata nyo, rides, games, baratilyo, walang pagkain. Kung may street foods, sakop na ng Gimba yun. Bahala na si MPD at Ma'am Rhea kung paano magpwesto at kung paano tikitan. Opo, Chairman. Salamat. Mr. Chair, any concern ba po? Habang nandito po yung ating kausap na contractor, baka dyan sa market, may concern po kayo. Ino-open na po natin yung para makapag paliwanag tayo kay makapagsabi po tayo kung ano yung daing natin kay contractor. Ano po? Yung sa mga nabisita po dito. Sir Magat, may isa pa akong concern eh. Di ba sabi nyo nga ang mga baratilyo, hindi nyo na mahawak kung biging hawak nyo, kaya lang, iniimbita nyo lang sila. Ito po yung nagbabayad sa inyo ng hindi ko alam kung ano binabayara. Halimbawa, may gustong yan sa loob ng palengke. Kung pwede sana, halimbawa, apply po sa inyo dahil gusto rin nila sa gabi, nagtitinda. Diyan. Ano po, sino pwede nilang kausapin dun sa part ninyo na makapagpapwesto naman sila? Ganon din naman, nagbabayad din naman sila. Sa iniimbita nyo, magbabayad. Sila rin naman magbabayad. Parang ibig lang sabihin, baka pwedeng yung mga kababayan namin maging isa sa mga priority. Hindi naman po lahat yan nagtitinda. Maging priority sila sa pag-a-apply po sa inyo. Siguro po, Konse, siguro dahil nandito naman araw-araw si Pakpak, kahit sa kanila na lang po mag-apply para na-approach niya po nila kagad. Kasi ako siguro, isang beses, beses lang po ako dito. Pwede na po kayong ano, makipag-usap kay, ano, kay Pare Pakpak na sa kanya na kayo mag-apply. May mga tin naman na rin silang tinatayo. Mag-usap na lang kayo tungkol sa kung paano ang obligasyon. Tsaka kap maging priority sana sila. Total, ganun din naman. Babayad din naman sila eh. Same lang din naman nung pag-uupahin nyo eh. Ano po, baka pwedeng kung talagang interesado, maging priority naman yung kababayan na. Opo, konsyal po. Sige po. Sasabihin ko po kay Pare Pakpak. Opo, maraming salamat po. Okay. Sa ating mga vendors, yung video, Ma'am Rhea, kung siya loyo, baka may gusto po kayong liwanagin, bakit medyo nahuli kayo? Wala naman. So, nasummarize ko naman na, no? Kanina. So, maraming, Pangulo, mga wala ka nang ano? Wala naman na po kasi Pagpugin muna naman kami ng text. Kasi pagtumpangulo nyo eh. Hindi kung babalikan lang po natin yung sulat. Meron na may nakalimutan po. Opo, sige po. Okay na po ba dyan na hindi po natin nag-focus traffic dyan. Dyan na lang po kami magtatayo. Ganito po ha. Mag-usap nga po kayo ng video at saka kayong tatlo po. Crucial po yung pag-usapan yung tatlo eh. Opo. Crucial po yung pag-usapan yung tatlo, plan A, plan B. Kung gusto ni PDO na dyan sa hanggang doon, sa harap ng kalsada na yun, ginawa na natin mo yun eh. Hanggang dyan sa whatever, isang side, yung mga rights mo, pwede naman dito sa loob ng
ng plaza para masaya. Salamat po. Wala po kayong mag-usap kung anong kuha ninyo. At pagtitibayan po namin sa November 28. Okay? Thank you po, Chairman. Wala na po tayong gustong liwanagin. Kuya Bakbak, maraming maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Pumay may kapal. Si Pangulo, pagkakuan nga yung mga sektor mo, nag-iisip kami ng night market na natin. Hindi po ba ang lagay ng beto-beto? No. Wala na yung ganun. Tulungan po tayo. Bilang chairman po ng market. Gusto mo lang ayusin natin yung night market. Polo games, pero Polo games. Thank you.